10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to Warlord. Radiant team ban. Team Liquid's turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.
Alright mga kaibigan, magandang gabi. And it's game time para dito sa ESL 1 Birmingham 2019. Unang series para sa gabing to, Gambit versus Team Liquid. Lower bracket match. At ang matatalo dito, siguradong laglag na. Kahapon natapos yung upper bracket matches natin. We got EGTNC and then Vici LGD sa upper bracket. Pero ito, maglalaglagan muna. Wala pang laban yung TNC. Ang laban ng TNC, bukas pa. Aantayin nyo mananalo dito sa Gambit at Liquid. Alright, again, bukas pa yung laban ng TNC. Alright. But here we go mga kaibigan. Crystal Maiden, Troll, Earth Spirit. Bidin sa Team Liquid. Gambit naman will be using the Sand King, Winter Wyvern, Lone Druid, and of course, etong Bane. Nagagawa ng sila dito ng hero eh, kung tutuusin. Yung Lone Druid din, na-pick na nila para sa Liquid. Alam naman natin na Liquid, sobrang uso para sa kanila nung hero na ngayon. Yung Chen, di na natin makikita. Io, of course, pati Earthshaker Brew, pati yung Warlock. Pero kumuha naman sila ng Earth Spirit Troll, Warlord, pati Crystal Maiden. So, meron ng sagot din dun sa Bear. Mm-hmm. Kumuha sila ng Sustain. Meron na rin silang Omni-Net. Gambit Esports naman, Bane, Lone Druid, pwedeng sila na lang yung magkasama sa lane. Or yung Bane, pwede na lang sumama dun sa lane ng Sand King para meron silang kill potential. Tapos si Winter Wyvern na lang yung magbibigay ng sustain. Tsaka si Lone Druid kasi, kapag nakakuha na naman ng level 3, pwede mo na iwanan yan eh. Mm-hmm. Hayaan mo na siya mag-farm. Mas makakapag-rotate itong 3 heroes, yung Bane, Winter Wyvern, pati yung Sand King. Alright, well said. Pero last ban ng Gambit Esports. Now who will it be? Team Liquid dito, kinulang lang din sila ng konti. As for Gambit, ganun din. Dami nilang control dito sa troll. Alam ko, kalaban na TNC is yung mananalo, Secret OG. Baliktad ba? Di ko alam. Baka ba? Ah, okay. Diba? Baliktad ako. Nabaliktad ko yata. ESL. Nabaliktad ko yata. Oh tama. Secret OG, tas Vici, tas TVD. Yun. OG? Nabaliktad ko lang. Kala ko kasi magkaharap yung bracket na yun. Ayun, nasa baba pala. Ang nakakala ko kasi yung TNC yun nandun sa may taas eh. Ayan. Shout out naman sa lahat ng nanonood. Happy birthday po. Happy birthday sa amin. Ha? Happy birthday. Ayan, si Poging Magtataho na nanonood ngayon. But OD, yung last ban ng Gambit dito. And for Team Liquid, who will it be? Kailangan pa nila dito na solidong mid lane. May saves kasi yung OD eh. Kahit sino yung focus out dito ng Gambit Esports, papalubigin lang. Mm-hmm. Tapos bahala na siya sa buhay niya, parang ganun. At mahihirapan sila kapag yung OD at Omni-Knight magkasama, of course. Mm-hmm. Nakita na naman, naman natin dati pa yan. Yung ganyan na combination. Tsaka pasok siya sa combination nila dito sa Liquid, yung OD. And nakita nyo, si Miracle. OD, diba? Yung Rampage. Kaya medyo pipigilan na rin nila dito kasi last pick na rin. Team Liquid naman onto their last ban. Gambit Esports might as well pick a mid lane dito. If not, kung di magmimid yung Lone Druid. Ayan. Shout out kay Jays. Siya na bahala mag-shout out sa inyo. Hindi pa rin ako gumagaling. Shout out pa rin kay Jack. Medyo masama yung pakiramdam ni Rain. 3 days na ang ito. Shout out pa rin kay Jack sa pagpasa ng site sa amin ni Calb. Si Calb kasi nagpahinga eh. Pag kasi matanda, kailangan ipahinga yun. Ipahinga talaga yun. Ayan. Hashtag 30 miles. Let's go. 30 kilometers dapat yun eh. Pa-shoutout naman po, off ko ngayon, kaya Wombox Combo Day, sabi ni Jordan J. Sanchez. And, oh, Leshrac, last pick ng Team Liquid. 4 heroes, magsasama-sama, tapos yung troll mag-farm lang. Pa-farm lang din, yeah. It makes sense para dito sa Team Liquid. Although, last pick ng Gambit Esports, grabe naman yung production value ni Eugene dito. Saan black market niya kaya kinuha to? Saan black market mo kinuha to yung mga ganito, yung mga dating view. Mga sikretong malupit ba yan? Gusto mo malawa. Ha? As in? Sa Dota 2 lang din mismo nakukuha to? I see. Pero ang ganda na pagkakakuha. Kasi usually, yung gumagamit nito yung mga tournament na lang din, di ba? Yung mga tournament, I mean, yung ESL, ganun, yun yung gumagamit ng ganitong view. Ayan, Nikes, nanonood ngayon. Shoutout sa'yo from Dubai din, si Jerome. Sa lahat na nanonood dyan, magandang gabi. Ayan. Shoutout kay Alo na binabash kanina.
Oh, binabasa ko niya, lo, ginagatungan, parang sira ulo eh. Pero well, comic relief lang din naman ako sa team na yun kasi. Queen pero Queen Pain. Of Pain. Kasi kailangan ko daw maglaro, kundi madi-DQ daw kami. Kailangan daw maglaro. Dapat nga series yun eh. Oh, eh, pinayagan kami. Pinayagan kami ng commissioner eh. Kasi kung nag-series, talo kami dun. Sigurado yun. Ayan. Buo na yung lineup natin. Last pick na Queen of Pain para sa Gambit Esports. And more mobility pa para sa Gambit dito on that mid lane. Miracle will be picking that Leshrac. So Leshrac, Queen of Pain tayo dito sa may mid lane. Laglag na ba TNC sa lower bracket? May lower bracket pa. Alright. Walking ward in the house. Hindi ko na kaya nga, hindi ako nagwa-ward. Kasi ako yung ward. Yun yung game plan namin. Yung strat. Baga, ako yung ally. 4v5 yung laban. Wala na ako ambag dun. Kung may matrack man, may matrack. Di ba? Kung may manakawan ng gold, may manakawan ng ako gold. Ako pa nga na, masulay na ako. Ayaw ko iwanan. Ayaw ko lumayan. Sige na, pag may manakaw na gold, may mananakaw kahit na gold. Kahit ng BB ako, ako pa rin sinapas mo. Parang kan lang eh. Hindi ko mabasa lang. Taka lang. Shoutout kay Regan Cardis. Ayan. Simulan na ang saya, sabi ni Lloyd Yell. Hello, hello sa'yo. Magandang gabi. Pero eto na, game number one, best of three. Itong serye natin, ang matatalo, laglag na. General Tuna and Rain kami yung magiging casters nyo for the rest of the series. Kaya sana ibigyan nila tayo ng magandang laban. Huwag lang matulad dun sa Secret at Alliance kagabi. Please lang po. 85 minutes game. Nilaban pa ng Alliance. Sabi nga daw ng Alliance, pwede na daw nila hindi laruin. Kasi wala na pag-asa. Pero kailangan doon nila laruin para doon sa prize money. Sa pera. Kunin mo yung keyboard. Ay, keyboard pala. Taksaksak. Ba't nakakabunot na naman? Pwede ba yun? Ayan. Ay, uy. Namatay. Pakilala mo lang. Wait. Ito. Ayan na lang. Sige, pakilala natin ang heroes sa magkabilang team. Simulan ko na dito sa side ng Gambit. We got FNG using that Bane. Sand King naman dito ni... Immersion, ani Afterlife, Afo Ninja, Queen of Pain, Immersion, Winter Wyvern, and Dasak naman sa kanyang Lone Druid. Para naman sa likod si Kuroki, sa kanyang Crystal Maiden, Mind Control para sa kanyang Omni Knight, Miracle sa kanyang Leshrac, GH para sa kanyang Earth Spirit, Matumbawan para sa kanyang Troll Warlord. Pero si Mind Control, kailangan niya mag-step up sa kanyang Omni Knight kasi nung last time na nag-Omni Knight siya against TNC, hindi naging maganda yung run nila. Yung natalo sila eh. Dito kailangan niya na okay yung items niya para talagang makakuha sila ng 4-1 ng strategy na all-in kay Troll. Tapos yung 4 heroes, maghanap lang ng away, pwede mag-transition into an objective, pwede kumuha ng tower, pwede rin sila mag-rushan kapag kaya na rin ng Troll Warlord. And of course, end yung series hanggat hindi pa ganun kayaman yung Lone Druid. Ayun. Shoutout daw sa kay Kina Casiano Caisano. Ayan, sa kapatid niya si Nestor. Hello, hello. Nung score nung playoffs, Gambit nung playoffs. You have to check. Basta somewhere na makakapasok sila sa lower bracket. Gambit. Teka lang. Gambit. Ayun, 4-6. Kasama yung Team Secret. 4-6 yung Gambit dito. Oh, buka mo na dito. Shoutout mo sila. Yan, okay naman. Nababasa ko naman. Ayan, good evening kay Kai Lo. Ayan, hello, hello. Jill Moika, shoutout sa anak niya, si Jillian Zea. Ayan, magandang gabi. Si Richard De La Cruz, hello, hello. M. Andrew, ayan, nanonood din. Kay Eddie, ayan, kay Angie. Shoutout lang namin kayo habang nakapost pa, no? Si medyo shout out ko na lang kayo RG. Ayan, hello hello. Kasi may masamay pakiramdam ni Rain so hindi siya dapat magsalita, no. All right. Milk tea. Ay. No, miss demonyo 'yan ni. Eh. Ayan, shout out sa team iTech nasa Canada kasi Jerry, Floribel, sino ba 'to? Si John Kevin. Ano ba 'to? Sir, anong effect ng aga sa alke? Yung every time namimigay siya ng agsa kasama, may plus stats 30, damage, something-something resistance. Basta ganun, kalimutan ko. Ayan. Solid Team Liquid, sabi dito ni LD. Si Janwell Arcilia, ayun. Ayaw na milk tea, gots ako na. Nako. Mga sir, ayan o, nanonood, galing Civil War.
Ayan, hanggang ngayon, Austin Cruz, si Otits, nanonood din ngayon. Hello, hello. Pero ito na, game na nga tayo mga kaibigan. Mamaya na muna yung shoutouts natin dyan. Ayan. Kanina pa ako rin. Ayan, no? Kanina pa rin daw siya. From Cavite, si Ron. Ayan. Ito, mapapansin natin mga kaibigan. Naghahanapan lang muna ng lanes yung magkabilang team. Pasigaw! Ayan, Kim Lee at kay Eduardo. Hello, hello sa'yo. Ayan. Well played na rin sa walking ward. Yun lang. Kaya nga wala ng ward. Ako na yung ward. I'm the wards now. Look at me. So ito lang. Teka. Uy, shoutout nga pala dyan kay Jack Dotto. Hello, hello. So bounty rule lang muna mga kaibigan. Tigda dalawa lang naman para sa magkabilang team. Sakto lang. Magpapalit ata sila. So CM and Troll. Ayaw nila tapatan yung Troll Warlord. Mm-hmm. Mahirapan sila tumapat sa trialing pag nilagay nila dun yung bear. Kasi yung bear, ayaw niya na may kasama eh. Gusto niya kasi mataas yung level niya. Mm-hmm. Ayaw niya rin makuha dito yung bear agad na early. Kasi Crystal Maiden Earth Spirit eh. Na immersion. Mag-isa lang ba siya dito? Ayun, na Sun King. Parating na rin doon sa may top lane. So, it's Afuninge and Miracle on the mid lane. At doon naman sa may baba, makikita natin yung Lone Druid Bane up against that Omni. O, yung chat natin, di na umuusad. Di na sa scroll down ni Eugene. Yan. Pareha Oops. Sila dyan. Nakadepende na lang talaga kung sinong sobrang low na. GH, inabol-abol lang si Immersion dito. Habang magpupul naman dito si Afterlife. O, naku, nahuli pa nga. Pero mapapasandstorm na lang muna yung ating Sand King. Medyo steady lang tayo sa early game mga kaibigan. Nagtatantsahan pa lang yata yung magkabilang team dito. Yan na o. Ito naman si FNG. Yung mismong manghaharas kay Mind Control. Para mabigyan din ng space dito si Dasak sa may baba. Although mid lane matchup natin, 3-3-4-1. Sobrang early, a little over 1 minute into this game number 1. Again, best of 3 tayo. Yung matatalo, laglag. At yung mananalo naman, kakalabanin ng Beachy Gaming. Nag-mid sa kanila. Tinapat nila kay Queen of Pain. Mabante, yung creep wave dito. Steady lang muna daw si Miracle mga kaibigan. Ito yun na. Inaharas-aras na nga ni Afuninch dito. Pasigaw, misis ko, ayaw pa magluto. Kakanood sa inyo. Ayan, habang nagluluto, manood. Masama yung TD natin. Oo nga eh. Eugene! Huge! Sige, mag-cast ka lang. Huge! Alright. So, 2 minutes. Double damage rune pa nga dito kay FNG. Unang rune na nilabas. Pwede niyang guluhin dito si Miracle sa may mid lane. Yung chat, Huge, paki-scroll down. Thank you. Huwag kang alis na alis. Thank you, love you. Nagtitidi ka rin ba doon sa kabila? Okay. Naka-double damage dito ha, si FNG. Oh, may tulog. Wala. Tatakot nila muna. Dedelay niya lang muna sa may lane yan. Ayan, para hindi na bumababa. Shout out Jao, Bulacan Chapter. TNC, bukas pa yung laro mga kaibigan. Steady lang kayo. Ngayon wala pang TNC. Yung mananalo sa OG Secret, yun yung kakalabanin ng TNC. Ayan. No, may naririnig yata ako. May pumupula yung buhay dito ah. So far, 3 minutes into this game, wala pa tayong nakikitang kill. Ayun, shoutout nga pala kay Halo. May problema daw dun may sa problema daw. No, Troll Warlord 19-7. Maganda rin yung lane ng Troll Warlord dito sa top ah. Then yung Lone Druid, ganun din naman dun sa may baba. Although, Matu. Wala pa kasi magko-commit din ng rotations dyan eh. Mm. Yung troll, di mo naman papayagan na mag-isa lang. Sa bottom lane, mahirap pati yan. Kasi meron naman siyang sustain sa sarili niya. Mm-hmm. Ano, ganyan lang nang ganyan yung gagawin niya.
sa mid lane lang talaga yan magkakatalo kasi doon malaki yung kill potential and depende na lang kay GH kung kakayanin nila na mabigyan itong Queen of Pain. Oh, gulong. At yan na nga sinabi mo rin, nakapag-blink out pa si Afuninch dito habang sa may top lane naman immersion ginagawa ni Matumbaman na level 3. Teka lang, will the damage be enough? Gumagapang dito yung Winter Wyvern pero sobrang bilis ng takbo, inabot pa rin siya ng access dito ni Matumbaman. Naka-boots na kasi. Yun din. Bow GH. Si Immersion. Steady lang dito sa may gitna. And nako. Afterlife. Oops. Pero di naman siya makikita dyan. Playing it safe yung Sun King dito sa may top lane mga kaibigan. Immersion. Babalik na naman dito sa lane niya mismo. Yung Earth Spirit. Manggugulo lang dyan sa may gitna. Bounty roll muna. Bounty runes. 5-minute bounty runes mga kaibigan. Ayun, tigda dalawa lang din para sa magkabilang team. Mind control, nahabol dun sa may riverside pero nandito yung kill immersion makukuha ni Kuroki. Kakamatay lang nun. Yung Sun King ngayon dito, hindi mo na siya masyado makakapag-aggressive. Kailangan niya rin mag-ingat dahil pwede rin sila patayin. Or pwede siyang patayin dito ng may two vision, supports. Kung may vision lang yung dalawang support, kung meron lang ward yung dalawang support, kaya siyang patayin eh. Tulad na sinabi mo. Ako nakakitaan, nagkakitaan pa nga dito. Ayan o. Oops. Si pa, mga kaibigan. Aabot! Makakatago. Walang ay, vision. Nagtago. Barrow strike. Guguloy niya lang. Medyo masakit din to ha. Medyo makati din tong sandstorm na to kay GH ha. Ayun na, nilapagan na. And yung gulong onto the Sun King. Sun King dropping low, makapag-barrow strike out pa nga at isang kalabit na lang makukuha pa nga siya dito ni GH. Yung Wyvern kasi nasa mid lane eh. Nang iinis lang din. That's why. Sabi mo na lang ako. Ay, sorry. Ayan. Naunguna sa net worth dito yung Lone Druid. Sa may bottom lane. Pero nagagawan sila ng troll ha, sa top 1. Kaso nga lang, yung troll technically, wala siyang katapat na dun sa may top lane, no? For a while. Mind control, purification gagamitin. Maruroot lang siya ng sandali dito ng Bernie Dasak. And steady pa rin dito ating Team Liquid. 1K net worth lead at 6 minutes into the game. Matumbaman. Binarrow strike dito sa may taas. Kaso medyo konti lang dito. Wala rin masyado eh. Wala rin silang pang control zone. Yung control na manggagaling sa Gambit Esports, kailangan nandun yung Bane eh. Para tuloy-tuloy din yung hold dito kay Mato. Now, may frostbite. May sentry kasi siya dun. Frostbite lang. Noong una na ito na, nagpupulahead na dito yung troll ah. Kumpara mo dun sa Lone Druid, ng konti lang naman. Kailan next laban ng TNC? Bukas ang next laban ng TNC. Yan maganda sa Lush eh, oh. Makapag-farm lang, oh. Bonk. Pwede siya mag-farm kahit saan. Habang si Mind Control, nako, dropping below 25. Pero buhay pa rin dito sa may bottom lane. TNC na lang yun yung Mind Control. Levels lang naman yung mahalaga sa Omninite eh. And the earlier na makuha niya dito yung kanyang Guardian Angel. Oh, Miracle! Miracle! Nako, di niya na-calculate. Kinulang din siya dun yung casting time ng Split Earth. Nagkulang yung casting time ng Split Earth, mga kaibigan, para dun kay Miracle. Wala po ba si Coach? Believe ko, palang pagkakalam ko, nag-basketball sila, Coach eh. Sila BYB. Oh, magro-root ba? Hindi na. But pero medyo hindi ganun kapabor kay MC itong baba. 16. I mean, 1-6 yung kanyang net worth dito. Pang-anim siya. Hindi, pang-pito. Pang-pito sa net worth. So, KT, hindi ibigay na lang nila sa supports. Hindi, Shrek, pwede na siyang mag-farm na lang kasi sa neutrals eh. Or mag-rotate sa ibang lane.
para makapag-force siya ng ibang reactions rin para sa Gambit Esports. Maganda rin ito na nakapag-leech ng XP at 9 minutes. Then Earth Spirit kasama niya din doon. Pero pili ko may pupuntahan sila ng Leshrac eh. Mind Control naman. Ginogo, The Root, RNG Gaming, Purification, another Root! What a play! Habang dito naman, inaabol nila yung Bane, pinatulog yung Earth Spirit, but FNG will still die sa kamay ni Mirael. Lugi pa rin yung Liquid doon. Lalo na yung itong si Mind Control. Kailangan niya makuha yung kanyang level 6 para mas makapag-commit siya ng magandang harassment doon sa lane niya. Uy, Kuroki! Frostbite! Kuroki, buhay pa! Mamamatay pa sa poison yan? Nako. Hindi ko alam ang level. Di yata. Ayun, di nga. Oh! Ayun nga. Nakapag-out din agad. Di siya mayaman eh, yung Omni. Yan rin yung problema nila eh. Lang. Yung mayaman dito, yung lone, I mean yung lone druid eh. Pareha sila ng troll. Pero mas mayayamanan kasi ni lone druid si troll eh. Mm. May qualifiers po to mga sir. May qualifiers itong ating ESL 1 Birmingham. Apat. No, isa sa GGBet Birmingham Invitational, isang North America qualifier, isang Southeast Asia qualifier. At tatlo lang. Tatlo lang pala. I mean, may China pa. So, apat. Apat pala. Isang NA, isang China, isang C, at isang GGBet na yung Invitational. Ayan. So, apat yun. Alliance, Keen, Forward Gaming, TNC. Best of 3. Best of 3 na to mga boss. Lower bracket na. Yung matalo dito, laglag. Oh, the Fiend's Grip. Fear, teka lang, napatulog pa nga. Mind Control dropping low. Diyos ko, ang sakit nung bear. Pag nag-root yan, may kalalagyan yan dyan. But Kuroki, mapapatay muna ni Afuninj. At Mind Control, mabubuhay pa nga. Tinry nilang patayin. Habang si Mato, nandito na sa may mid. TP na lang dun papunta sa may top lane. And Miracle, siya yung magtutuloy dito sa mid lane. Spirit Bearer, Radiance yata yan eh. Pang Radiance na yata yan. 11 minutes, 3-5 yung score natin. Less than 1K gold advantage na si Gambit Esports ngayon. Bottom lane makukuha na rin nila. Medyo late na dumating na si Kuroki. And medyo slow-paced pa yung laban natin, ha? Like after the 10-minute mark. Oo, no, hindi siya nagpapalit-palit ng focus dun sa ano. Si Pimp yun eh. Na nga ito eh. RE Obs na lang. Russian Obs. Ayan. Hoy, naku, eto na. Nakuha yung Haste Rune na. Veil of Discord now onto that Sand King. Alliance, laglag, yes. Talo sila kahapon. Natalo sila ng Secret 2-0. Ayan, kailangan nila dun manalo ng 2-0 din para makapasok kahit man lang sa lower bracket. Pero wala eh. Kinulaw sila sa lakas. Ah. So, 3-5. Medyo tahimik pa rin ah. And yung Earth Spirit nito nilagay na nila sa may mid lane. Queen of Pain naman nandyan lang din. Nag-i-stay lang dun sa may mid. Kailangan niya rin i-farm dito yung mga items. Ano bang nandito? Ano ba naka-queue? Ayun, Yule Scepter. Sakto. Yule Scepter lang muna. Upper bracket ba yung TNC? Upper bracket sila, pero natalo na sila ng EG. Fiend's Grip. Epicenter. Barrow Strike. Ginamit kay Matumbaman. Sulit na yun. Laking kill din yun, ha? Mabilis na lamang dyan yung lone druid. At makikita natin nga, yun na, nagpo-pull ahead nga dito yung lone druid na net worth. EG, hindi po. Nasa lower bracket po yung TNC dahil sa EG. Tinalo nila sa upper bracket. Ayun na, sinipa. Tinamaan dito ah. Tinamaan ng bato dito yung Queen of Pain. Habang si Immersion naman, steady lang dito sa may bottom lane. Kasama yung creep wave, walang nagde-def. Nasa lane lahat ni Matumba man eh. Eto na lang daw, si Afterlife, pero mabuhay pa rin. D.
TP out, although si FNG yung magiging primary target dito ng Team Liquid. Dasak. Pwede silang mag-defend. Tapos habang nagde-defend sila, pwede rin merong bumasag din sa towers. Oy, magnetize freezing field gagamitin. Pero napakagandang fear dito by Dasak, yung Bernie Dasak, at walang mamamatay. Dalawang ulti yung kinumit dun. And then walang, walang return. Nag-start na ba upper finals? Wala pa. Ang upper finals tomorrow. Yung upper finals natin. Ngayon, yung dalawang lower bracket round 1 at yung upper bracket lower bracket round 2. Bukas naman, upper bracket finals, lower bracket na round 2, yung TNC, and then lower bracket round 3. Mm-hmm. 4-6. Lamang lang ng kill dito itong Liquid, but Gambit. Tumutulak sila sa may mid lane. Dapat Liquid yung gumagawa niya. That's sila yung kumukuha ng towers. Meron silang last rock eh. Naku ni, ginulungan na nga. My Winter's Curse. But the Winter's Curse will not be enough dito para sa Gambit. Makakaback na lang muna. Ang Team Liquid gusto rin sana nilang rumispondi doon. Pero naisipan nila magback na lang. Parelic na to. Sun King naman on the top lane. Pa-easy-easy lang. Iniwasan na rin dito may spatan. Lone Druid, nakapag-smoke, na-break na. Fiend's Grip gagamitin mga kaibigan. And the Burrow Strike on Miracle. Nako. Ganda ng combo ng dalawa. Tuwing meron silang makikita na core, pwede nila patayin lang ng patayin. Tapos mag-connect lang dyan yung Lone Druid. Oh, babasag na naman sila ng tower. Yung Liquid, hindi kaya makipag-exchange ng towers dyan. Kasi matatagal na sila bumasag ng tower. Mm-hmm. Hindi naman naka-push out yung mga wave nila eh. Oh, may tulog. Barrow Strike ibibigay dito kay Earth Spirit. Earth Spirit gugulong! Buhay pa nga! Pero bigay niya yung tower niya. Alay na lang. So far, isang tower pa lang yata yung nakabasag dito ng Liquid. Yung top lane. Tier 1 tower. Sino mga nasa upper bracket? Nakasa upper bracket ngayon. EG na lang at LGD. Nasa upper bracket. Oh, upper bracket. LGD. Ah, nagulat ka. Oh, na upper bracket sila. Tinalo nila BC kagabi. 2-0. EG at LGD. Yung upper bracket finals bukas. Hindi ko na sinama muna, sinusubaybayan. Tatampo pa ako. Tatampo ka pa? Saan? Dahil sa major? Mm. Yun lang. Umalis na si Matumba man. Wala na naman daw yung dalawang heroes na lagi yung pwedeng pumatay sa kanya. Yung Bane, pati yung Sand King. Mm. Pag na-epic siya, wala na. It's over. Bukas ba laban ng TNC? Ah, audio. Huge. Sumasabog din audio, huge. Huh? Wala silang magandang wave clear. O, papasagan na naman sila dito. Tapos sa kanila, magti-TP Wyvern lang, oh. Magiging yung magde-dep dito. Pero basag lang kayo para kay Matumba man. Ayun, sabog audio nga daw. Sabog audio, huge. Kanimang audio ba? Akin ba? Pero ito na nga mga kaibigan, Miracle with the Pulse Nova. Hinahabol dito si Immersion. Abang eto si Afterlife mamamatay. Matumba man taking the double kill right there. At papasagin na nila dito yung tier 2 tower onto that bottom lane. Dalawa at saka isang tore yung nakuha nila mga kaibigan. Okay na, Yudge? Okay na tayo. Okay na daw. Meron rin tao dun sa taas. Oo, nagtumutulak yung bear. Exchange kaso, lang. Same intensity lang daw ng pangpupush yung gusto pero nila dito eh. Pero mas mapilis dito sa baba. At ayun na, may tumipi na yung Earth Spirit. Tumipi na yung Earth Spirit para makapag-def dun sa top lane at mapapatipi pa uwi itong ating Lone Druid. Tsaka natin dito. Sila lang ba nakaba? Ay! Okay. Hindi sila nabasagan. Hindi sila nabasagan. Ayun. Ano yun? Tingin nyo po, ano mas magandang pumasok na mga kalaban ng TNC? I believe both teams, no? Either the best, one of the best team in the world or yung rivals nila na OG.
either way maganda pa rin yung papanoorin natin na laban either kung sino man yung manalo. Ayan. Kung ano sila agad ng shrine, no? Tatambay na ni Miracle yan. Wala rin magde-dep eh. Bigay na lang daw muna to ng gambit. And it means mababawasan yung pag-iikutan nila. Tinigil. Tinigil niya na muna. Makita niya yung wave sa baba eh. So 5-8 but 1K na kahit na nabasagan dito ah, ng, kahit nabasagan sila ng tier 3, lamang pa rin sa net worth dito etong ating gambit. Shout out kay Ezekiel Ikel. Ayan, nanonood lagi yan, no? From sign on to sign off, mga sir. Shout out kay Boss Ezekiel. Kaya, yun, dapat daw iban talaga or inerp si Miracle. Yun lang, dapat inerp si Miracle. Ban agad, no? Wag na inerp. Ban agad. Eh. Lagi na 3 p.m. yung Civil War kasi... Kasi ito, oo, may ESL eh, may conflict eh. Pero sa susunod, baka sa Monday gabi na, yung my Monday, yung last series, yung last na series natin. Sino nga yun? Pushers. Oh, Epicenter! Patay pa muna dito si Kuroki. Sino yung magkakalaban dun? Yung Monday? Ano yung sa Monday? Yung Genius Hunters versus Idol Spirits. Tapos, Opa Shakers. Solid Pushers. Ayun. Puro, Puro Decider. Decider pa yung amin? Kahit matalo kami sa Idol Spirits, pasok na kami. Basta, kinalculate na namin nila makayon. Kahit nakaisa lang kami kina-rain kanina, pasok na kami sa playoffs. Oh, ba't din yung pa pinatalo? Dalang pala kailangan nyo. Kahit makaisa kami doon, pwede na kaming matalo. Yun yung calculations nila, Makay. Dapat din na, binigay nyo rin. Dapat ikaw naglaro. In-assume na rin kasi namin na matalo kami sa inyo eh. In-assume na namin na matatalo kami sa Idle Spirits. Kumbaga ilan yung score namin na kailangan kunin. Diba? At saka asa namang manalo sila Sir Mike sa inyo. O, diba? O, imposible naman yun. So in-assume na rin namin na mananalo kayo sa Shuk Ragers. At nako, FNG! Nagkaroon na nga na rotation dito sa shrine area. Papatipi na lang muna si Miracle dito para lang makapag-def kasi nga may cart yung top lane eh. So mahirap. Ayan. Pag matalo idol, possible tiebreaker. Pag matalo OPA, pasok kami. Pag panalo OPA, decider na best of one. So, kami kalaban nyo? Basta sigurado yun na lower con kami. Pero play, ano man decider yon, elimination at playoffs na decider? O playoffs lang? No. Pasok namin, sigurado na yun. Kahit matalo kami. Kahit nga nakawan kami, pasok na kami dun. Now, 6-9 in favor of Liquid. Ano nasa kanila score ng solid? 3. Ay, 6. Taba? Oh, 6 points. Ayan. 6 na. Oops. 22. Eh, wala naman, di ba? Kahit first seed ka, wala namang back to zero naman yung playoffs eh. Oh. Ba, ano pag pag-agaw? Ano pang... Oh, na-obaro strike ibibigay dito mga kaibigan. Oh, no, onto the high ground. May sustain. Freezing field gagamitin. Guardian Angel. Iba, bato, Miracle, coming from the sidelines. Pinap na rin yung kanyang Pulse Nova dito mga kaibigan. Winter's Curse, iba, bato. Pero it won't be enough kasi Earth Spirit lang yung naapektuhan. Immersion will fall. Lang. At yung Sand King, gumagapang. Sayang yung alakdan. Sand King, di nila napatay. Nandito lang sa gilid. Oo. Uy, no, inahabol pa ni Kuroki to. Ang tapang ah. Hindi yan na maabutan yan. May barrow strikeout din yan eh. May... Number 2. Ayun, may TP din eh. 23 minutes, 6-10 yung score natin. First 10 kills, makuha ng Liquid. Mm-hmm. Mahirapan dito mag-de-invite yung Gambit Esports. No. Kailangan FNG. Kasi sila yung mauna eh. Yung lineup kasi nila, meron silang Bane, pati Sand King, di ba? Kailangan talaga magma-minus 1 yun ng 1 core. Tapos sa kanila labanan. Okay, matagal okay. Kasi mag-online yung Lone Druid eh, kahit marami siyang item. Naku, pinasok! Nakita yung Sand King, pero napurnada dito yung plano ng Liquid ah.
maganda to para sa side ng oh, the Sonic Wave. But walang walang yata ineffective walang yung mana. Sonic Wave. Walang mana out, to. Out, out. Nung Earth Spirit, dropping low in Earth Spirit. Mamamatay pa nga mga kaibigan. At kailangan na mag-pull back dito ng Team Liquid. Napagandang ginawa nila dun. Napagandang ginawa ng Gambit na nakawin yung Aegis of the Immortal. Matumba man dito. Wala siyang Battle Trance. Miracle na Yules pa nga. And Miracle, kakainin ng bear. May sustain dito galing kay Mind Control. At yun na. The Winter's Curse for BKB. Pinap ni matumba man ng mga kaibigan. Miracle with a Yule Scepter once again. Fiend's Grip doon kay Troll Warlord. Oh, Queen of Pain. Gustong-gusto nila si Miracle. And Miracle, mamamatay nga mga kaibigan. Kuroki naman dito yung nahabol. Mind Control na naman with the Heavenly Grace. Buhay na buhay. Matumba man mamamatay. At masyado yatang nag-overcommit yung Liquid. Dapat nung napatay na nila yung nag-snatch ng Aegis, umalis na umalis sila. Umalis na sila. Hindi na nila pinilit at hindi na nag rolling boulder in si GH dun. Okay na sana sila sa teamfight. Napunta pa nga yung net worth lead dito sa Gambit, mga kaibigan. Gulong out na lang muna yung Earth Spirit. Eto na naman yung Bear. Fear, gagamitin muna. Mind Control, magdadep na lang muna dito sa may gitna. Dalawa sila nung Earth Spirit. Naku, may Barrow Strike. Oh, Mind Control with a sustain sa sarili na lang muna, mga kaibigan. Tipis coming in, silence binigay. Here comes Miracle, Yule Scepter onto the Queen of Pain. Naku, nag-Yule Scepter din para hindi tatamaan ng stun. And the classic blink out dito. But Troll Warlord with the access on Apo Ninja. Apo Ninja! Naku, nakapag-blink pa nga. TP out, but it won't be enough. Mega kill yung nakuha ni Mato dun. And that's 570 gold, mga kaibigan. Anong standing? 0-0 pa, mga sir. First game pa lang. Shout out dito, sabi ni PJ. Hello, hello. Thank you so much sa 100 stars. Ayan. Maelstrom. Para sa Tron. So, 10-13. 26 minutes in. Nao nakita yung Sand King. Pero may Barrow Strike yan eh. Gulong. Nilapagan ng ward. Pero nandun siya sa may puno eh. Di rin siya aabutin. Madaling araw TNC. Hindi po. Bukas pa. Bukas pa yung TNC. Bloodstone na. Si Miracle. Although less than 1k net worth lead sa side ng Gambit, nanguna pa rin yung Lone Druid natin, mga kaibigan. Kailan ang draft pick ng players? After ng season! Pero nako, after ng season, after ng season. Oh, may napatulog. May initiation ba? Galing dito, Barrow Strike. Eto na yung Rolling Boulder, mga kaibigan. Magnetize gagamitin din. And where's the rest of Team Liquid? Taking down dito si Afterlife, mga kaibigan. Maghahanap pa ba sila ng away? Nagamit na yung Battle Trance ng Troll Warlord, mga sir. And yung Bear, siya ba yung magiging target? Nag-buyback yung Sand King. Kailangan may epicenter to, ha? May epicenter to. Cut na ng losses yan, nakakatakot. At alay na lang yata nila dito muna. Uy, FNG namatay pa. Wait lang. Winter Wyvern, naseta pa ng stun. Queen of Pain with a Sonic Wave. Pero Cold Embrace, Barrow Strike ibibigay dito. Epicenter taking down 2. And ako, Apo Ninja ba nga makakapag-double kill? And Miracle, susunod ka ba kay Kuroki? Na naman, no chill nga. And a triple kill para sa Queen of Pain. Nung nag-buyback pa lang yung Sanic, umalis na lang sila. Dahil sobrang dali nila setupan. Merong shrine doon, pwedeng anytime, tipihan, oo. Anytime, pwedeng sumunod yung Sun King doon. Meron pang second tower din eh. Kahit saan siya pumunta doon, mahihirapan at mahihirapan sila. Kasi nag-expel na naman sila ng mga ultimate sila eh. At tutulak dito yung Gambit dito sa may mid lane. Basag-basag gaming yung gagawin nila, mga kaibigan. Oh, napaganda pa nga para sa Gambit to. And yung overextension ng Liquid yung nagkukos sa kanila ng mga teamfight, ha? Nagtagal nilang mag-decision kung kailan sila mag-out sa teamfight.
Kung lalaban ba sila o hindi. Check natin ang item ng bear. Teka lang. Ayan, item ng bear. Radiance, Maelstrom, Madness, plus Orb of Venom, pati Blightstone, tapos Space Boots. Alright. Ayan na. Yun, yung item ng bear. Yule Scepter para sa Sun King. Bumili na rin ng smoke dito. Lone Druid, Mjolnir pa nga para dun sa kanyang bear. Nako. Pag tumagal din to, mahihirapan din sila dun sa bear eh. 4K yung lamang ng gambit dito ah. Dulot na rin yung push nila sa may mid. From Malolos, ito si Sherwin, nanonood ngayon. Na direct invite na ba yun? Wala pa. Wala pa for now. Kasi di pa nagsastart yung epicenter. Antayin natin yung epicenter and then we'll see kung sasakto na ba yung points nila para makapasok sa TI. So 14:15 at 30 minutes. Kaya plano dito ng Liquid. Tsa ng Gambit. Ayun na, may nakita na akong smoke. Maghahanap ng pick up dito itong Gambit. Ayun na, na-break na dito kay FNG. Gulong out na lang muna yung Earth Spirit. May nakita ako, napatulog. Pinatulog lang. Yung illusion ni Miracle, pinatulog mga sir. Nag-aabang lang dito ha, sa may gilid, etong Gambit. Inaantay rin nila lumabas yung Liquid eh. Kasi all ults nila online, may Epicenter sila, may Fiend's Grip, Winter Wyvern na Winter's Curse, and the Sonic Wave. Para naman sa Team Liquid, may Guardian Angel, mayroong Freezing Field, may Battle Trance at Magnetize. Yung Troll Warlord na dun lang sa may jungle area ng Gambit oh. Steady lang din yung Troll dun. Ba, nagbasag na ba? Ay, nagbasag na nga yung shrine. Bumasag ng shrine. I think ages yung kailangan nila yung time dito eh. Ayan o, 15 seconds. Yes, wala itong DPC. Yeah. Laglag din si Dipa. Meron pa lower bracket bukas. Round 2 ng lower bracket. So, antayin natin yun mga kaibigan. Lower bracket round 2. 3K, bumagsak ng 3K net worth dito. Ayan, oh. Unti-unti lang naman, pero hindi ganun ka-drastic yung bagsak. Kailangan natapos niya ng Gambit. Oh, nahuli pa nga nila. Easy Kuroki. Mahirap kalaban ng troll sa late game. Pumapasok, nasa ano na tayo, 32 minutes. Mm-hmm. Nandun yung control nila, nandun yung pick-off nila. Pero pag sa team fight kasi, maganda yung sustain ng Liquid, kaya mahirapan sila. Mm-hmm. Pag di nila agad na burst down itong troll, pagpapaluin lang sila niyan. BKB, para kay Leshrac. Ang hirap pa naman to win fight kapag nandun yung Leshrac. Kasi tuloy-tuloy lang yung ibibigay na damage sa'yo. Mm-hmm. So magiging plano niyo, nakita yung troll ha. Nakita niya, may vision sila dun kay troll. Sa may jungle. But Roshan, I believe Roshan yung kukunin dito. Yung pag-aagawan mamaya. 1 minute. Ayan, 44 seconds dito yung rush. Manghuhuli na yan yung Gambit. Ayan na, may tulog. Teka, may follow-up ba tong tulog na to? Hindi, nahanap nila si Mato eh. Kailangan nila makita si Mato para mabigyan nila yung Winter's Curse. No, gulong in dito. BKBs will be popped. Barrow Strike coming from afar. Good at yan, ako, Magnetize. Immersion is out. Sonic Wave gagamitin. BKBs will be used as well. Guardian Angel will be used na naman dito mga kaibigan. And ako, inabol nila Queen of Pain. Naku, mamamatay pa nga dito si FNG. And the double kill for Miracle. May nahuli by Bakinumit. And naku, delikado yung buhay nung Sand King. Nag-buyback si FNG, bumayback si FNG at namatay Winter Wyvern pati yung Sand King. So maganda na rin yun para sa Team Liquid. Kasi may Gambit, hanapin lang nila ng hanapin yung troll para mabigay nila or ma-set up nila na maganda yung Winter's Curse. Pero once na mamatay yung Winter Wyvern,
Kailangan nilang mag-back out sa teamfight. Hindi nila kakayanin na apat lang sila. Eh, yung lone droid, hindi naman sumasama sa teamfight yan. So, apat na lang agad sila. Hmm. At eto, Aegis. Aegis and Cheese. Kukunin dito ng Team Liquid. Ang tanong, makukuha ba ng si Team Mato. Liquid? At ayun na nga, Aegis of the Immortal, masesecure ni Miracle. At yung Keso, nandito kay Troll. Nakai-troll yung Keso. Shoutout nga pala dyan kay Eric. Boss Eric! Ayan, the genius hunter himself. Ba't kaya nakangiti yun, no? Ewan ko sa kanya dyan. Parang... Playoffs na daw kasi, nang uulol eh. Naabutan. Oh, naabutan ng Arcana yun eh, paparinig ko. Iba yung ngiti eh. Naabutan ng Arcana kasi may sponsor daw sa pangalan. Yun ba yun? Yun ba yung, tama ba yung pakakarinig ko, Yuge? Smoke ba? Smoke? Ay, no, teka lang. Ayun na. Ayun na yung silence. So, maka-out muna. Muntik pa siya dun, alam ha? Alam nila, nasa bottom lane. Kuha na lang sila ng bounty sa taas. Yung Fnatic, hindi sila sumali. Hindi talaga sila sumali. Kasi baka naman talaga mas importante sa kanila yung major. Yun. So, 15, 18, 35 minutes into this game number one. Patay may aircon, ang lamig. Okay lang. Ayun, kain na ba nanonood o si Lloyd? Ayun, hello, hello. Ba't satanic na yung troll? BKB na yung Earth Spirit. Double cart on the mid lane. Medyo malaking threat na to ha, para sa team fight ha. Again, tulad ng sinabi ni Rin kanina, kailangan nila i-burst agad si Matu. Yung bottom lane naman, may dala-dalang isang buong creep wave si Miracle. They have the Aegis advantage. They have the cheese. Walang tore. Pilipilit nila gumamit ang Winter's Curse. Isa-isa sila ng Barrax. At basag pa yata yung Barrax dito. Matumba man. Manguulo lang. The double cart is still alive dito. Gagamitin pa nga itong Fortify. Steady-steady lang muna dito si Matu. Basag yan. Oh, Barrow Strike gagamitin. Eto na yung BKB. Will be used as well. Magnetize na gamit na rin mga kaibigan. Kukunin ba nila itong Barrax sa may bot lane? Nakuha yung Bear. Freezing Field. Gagamitin. Barrax. Mawawala. Yung Scepter. Namatay si GH pero nag-commit sila doon ng ultimate ni Vayne. Wala pa, di pa nagagamit yung Battle Trance dito ha. Barrow Strike. Winter ayan na, curse. Yung Battle Trance. Ginamit na nga mga kaibigan. Hinahabol dito. Oh, yung Scepter. Winter's Curse na ilapag. Pero wala, hindi enough yan. Sonic Wave by the Queen of Pain. Miracle se set up. Guardian Angel, Kuroki will fall. TP out to si Miracle dito. Team Liquid once again. Mag-overcommit na naman yata. At yun na. Now, the overcommitment once again on Team Liquid. Will wala silang choice doon. Pero nakuha naman nila yung baba. Na yung racks sa baba. Talaga mag-comment na sila doon. Kasi nakakuha na naman sila ng racks. Tapos kung meron man pwedeng umalis sa kanila, si Miracle na lang, dahil yung troll, nagamit siya na yung BKB niya. Mm. Okay na rin yun. Mm. And then, halfway through the team fight, hindi nagamit yung Battle Trance, ha? Kumbaga, parang the later end. Pumasag lang talaga siya ng tower. The later end ng team mangyari. Fight. No, ito, tutulak yata yung Gambit. Babawian din nila. Here comes the Barrow Strike. Buhay na, etong ating EM. But eto rin, Miracle, susubok, lalaban, blink out yung Queen of Pain. Yung Bear, kaka-ano lang yan, kagamit lang. Cooldown pa nga yung Lone Druid na Bear. Pero 20 seconds naman bago mag-cooldown. So chill-chill lang muna dito yung ating gambit. And walang buyback dito, yung Sand King, yung Bane. Pati eto Lone Druid, pera lang yung kulang sa kanyang buyback. Naka-sort. Huwag nang isort. Satanic, di rin nagamit. Yun lang. Ten, buhay na ulit dito si Matu. Now, Lesh Rock, mag-aganims. Ay, di pala. Sorry. Di pala aganims.
1918, 1K net worth lead para dito sa side ng Gambit. Biglang lumipis eh, no? Nawala na naman dito. Hindi na sila nanalo sa team fight. Guardian Angel will be up in 22. Ano pa yung plano ng Liquid dito? Magsusmoke ba? Smoke ba isa sa kanila? Teka lang. Ayun, may isang smoke yung Crystal Maiden at saka yung Earth Spirit may smoke din. Sama-sama gaming ba? Eto ating Team Liquid. Kailangan nila makuha yan. Yung gusto na item ng Winter Wyvern. Kailangan niya mapag-hex. Yun na. Oops. The ward lang. Hawak lang daw ng map control. Gusto rin nila. Hindi makalagpas sa river dito yung Gambit eh. Tsakunin lang nila muna. May tulog. TP out si Miracle. Uy! Kinancel yung TP. Nagbago isip. Ay, naku, Barrow Strike. Ibibigay pa nga mga kaibigan. Lalaban daw yung Team Liquid dito. And the Rolling Boulder and the Silence on to Magnetize BKB. Ginamit nung Queen of Pain. Delikado si FNG. FNG mamamatay. Liquid suffering. Zero casualty pa nga dito mga kaibigan. Queen of Pain mapapat-blink out na agad. Wala na silang Winter's Curse. Wala pa silang Bane. Paano sila lalaban dito? Mababasagan sila ng tower. Tier 2 tower. Para sa side ng Liquid. Diretso push lang. Ayan. Pwede silang tumira 3. Kung feel nila matapang sila. May Guardian Angel naman sila. May Battle Trance. May Freezing Field. So baka they will take their chances dito. Silence kay Troll. Pero nagdead grabe naman mag-death dito yung Gambit. Kailangan mo kapag 25 yung Queen of Pain. Para mas makalaban sila sa mga susunod na teamfight. Tsaka para meron silang pang disengage. Nahihirapan sila eh. Pag bear lang yung gumagawa. Oh no, back na naman yung Liquid. Antay sila dito ng setup. Oh, the epicenter. Sonic Wave, Guardian Angel, matumba man! Patay mamamatay si Mato! Nila. At kailangan out na agad niya. Sila dito. Narut pa nga yung Earth Spirit. Gulong out mga kaibigan. Yung Scepter on Miracle. Barrow Strike ibibigay. Miracle, anong gagawin ni Miracle? Kasi niya pang patayin yung Queen of Pain, no? No, hindi pa siya makakapatay. May sustain, may Winter Wyvern. Ang hirap naman nun. Patay pa nga si Miracle. 22 and 19. Rush ulit yan. Kung sino man nanalo dun sa Rush, siya yung makakapag-close out ng game. Or mas makakapalag dun sa next na Clash. Force buyback siguro yung gustong gawin dito. Force buyback na lang sila muna. Dito kay, ayan, kay yung sa Liquid kasi, mabilis nang mag-cooldown yung mga ultimates sa mga ito eh, compared dito sa Gambit. No, hindi nag-buyback dito yung troll. Wala, hindi na nakakayanin. Yung Gambit, kailangan Liquid yung susugod para mas makalaban sila. Mm-hmm. Kumbaga, magre-react lang sila sa kung ano man yung gagawin ng Liquid. BKB. Na yung magbi-BKB na dito yung Lone Druid. So, pang ilang game na. Game 1 pa lang mga boss. King Roy, wag mo na sabihin na 70 minutes. Baka naman gusto mong pagpahingayin si Rain. Sama yung pakiramdam. Ayan. Sumpa ka na kagabi eh. Nabaliw na si Nate sa'yo kagabi. 85. Ayan. So 22 and 19. 5K yung lamang ng Gambit dito. Shout out kay Jomart James. Hello. Ito yung plano dito ng Liquid ulit. Buhay na ulit sila lahat ha. Guardian Angel 33. 33 seconds yung Guardian Angel. Ares nga. Antayan na ng Ares. Yung Bane naman dito, meron ng Aether Lens. Pansin ko, Gambit. Ang galing nila sa Clash, pero kung, ha? Okay. Kulang daw sa discard. Sa previous matches, ayun. Baka malay mo, nagsisaving strats sila nung group stage. Saving strats, let's go. Nasaan po si BYB? Nagbabasketball. Si BYB. So, 22 and 19. 5K yung lamang dito ng Gambit. Ayun na, may Guardian Angel na. May Roshan na rin eh. Kaya plano nila dito. Ayan, item check tayo para makita nyo rin mga kaibigan. But the smoke galing sa side ng Gambit. Chinect na yung Rosh Pit.
Chinek na. Teka lang. I know, sila una ba sila? Una sila? Malayo yung liquid eh. Watak-watak din sila oh. Watak-watak yung liquid. Pick off daw muna siguro para sa gambit. Kailangan nila na isang pick off. Para at least convincing yung kanilang pagkuha ng Aegis. GH! Napids Grip! And the Burrow Strike hits mga kaibigan. Buyback agad dito yung Earth Spirit. Nabigla pa nga. Paglabas ng RS. Ayan, nag-RS na nga eh. Pero na, ayan na. Diyan na yung team fight. Queen of Pain, nasa may RS lang. Queen of Pain, papaback. Nakita dito si GH. Sinonic Wave. Pero buhay na buhay pa rin yung Earth Spirit, mga kaibigan. Binlink can't patay. BKB by the Queen of Pain. Lalaban ba? The stun won't connect. Pero Troll Warlord dito. Galit na mga kaibigan. Naipop yung Battle Trance pati sa Tanic. Kaso nakakite siya. Nakite yung troll. Pati pagpatay si Zeus, mahirap lumaban. Naupo, sure, delikado. Basically, delikado yata sila dito. Kailangan mag-back dito ng Team Liquid. And pwedeng suluhin ng gambit yung Roshan. Hindi nila masolusyonan dyan yung Queen of Pain. Matapang na kasi yun eh. Dahil nga meron na siyang level 25. Kahit na mag-blink in lang siya na mag-blink in, okay lang. At saktong-sakto pa nga. Magbi-BKB na rin yung Spirit Bear. Bloodthorn para dito kay Queen of Pain. Okta rin naman hindi para kay Leshrac. Wala silang Earth Spirit. Ganda nun eh, na-pick up agad. Tapos na-force yung buyback. Kanino mapupunta yan? Sa kopyan, syempre. Siya yung papasok eh. Ginagawa nga nila, yung Queen of Pain na lang yung nag-front lines eh. Tas ayun, Sun kay King. Sun King yung kanyang ganim scepter. Yung Sun King, papasok na lang siya kapag maganda yung na-screen. Ayan, no, Cosmic Finale sa Heroes na natatama ng Barrow Strike. And then double cast range din. Hex na rin, yung Winter Wyvern. Meron na silang control lalo na. Sa troll at dun sa Leshrac, kayang-kaya nila patayin niya na mabilis. Mahaba na tong Barrow Strike ng Sun King, ah. Thank you kay RJ sa 100 stars. Ayan. Kay Perry. Best of 3. Yes, Sir Michael. Best of 3. Game 1 pa lang. But lamang dito, ah. Kasi may, lamang yung gambit. Kasi meron silang Aghanims na buff. At meron din silang cheese at Aegis. And then 11k net worth lead. Ang ganda ginagawa nilang pangkakite dun sa sa Battle Trance. Ay, nakong pinasok. Mahuhuli. Si Kuroki. Ayun, Rolling Boulder out na lang muna yung Earth Spirit. Steady lang. Doon na daw sila sa taas. Tuloy na nila yung top lane. Again, may Aegis Cheese refreshers. Aegis Cheese at saka Aghanim's buff sila dito. Queen of Pain nasa may gilid. Ang gandang ward placement niya na. Yung ward placement na yan, no? Nasa may Gedli, Miracle, masasilence. Lalaban sila dito, Queen of Pain, with a blink out na lang muna mga kaibigan. Oh! Dako na, Fiends Grip pa nga! And Guardian Angel gagamitin yung Scepter by the Queen of Pain. Queen of Pain, mapapagan yung Aegis. Winter's Curse! Kaso hindi enough. Sisetapan ba lang ni Queen of Pain? Queen of Pain with a BKB. Sonic Wave dito. Miracle yung yayariin. Pero Liquid, makakapag-dep pa nga ng maayos. GH yung mamamatay. And Apo Ninja yung kapalit na hindi magandang trade-off to. May Battle Trance pa yung troll. Epicenter nung Sun King. Miracle. Dropping low. Mamamatay ka ba? Wala na yun. Nag-buyback na rin yung pinupin dito. Ito saan ibibigay. But Miracle is out mga kaibigan. Buybacks galore para sa magkabilang team. Matumba man. Lumaban with the Battle Trance. Pinalipad. Sesetapan. Na Hex. Eto pa nga yung kill. Oops, makakapatay ba? Makakakuha ba si Matumba man ng kill dito? Ay, now, now. Oh, the Burrow Strike. Eto pa. Si Mind Control. Pero naku, grabe to ha. 2v5. 2v5, pero hindi na kinaya. Buyback Omni. Burrow Strike again. Sa Troll Warlord. Rekta na daw. Rekta na.
5. Pwede pa sila pang kayo ng troll. Enter kay Bane. Hoy, the Winter's Curse! Makamatay ba? Nako! Patay pa nga! Walang buyback si Mind Control! At it's go time ba? It's go time ba para sa Gambit? Hex Fiend Script, rolling boulder in. Here comes the Sun King with the Baro Strike on 2-2. BKB pinap na ganito yung matumba na mga kaibigan. Ito ako si Dasak naman nasa may likod lang. And the tower, makukuha dito ng Liquid. Pero Queen of Pain, ginagawa si Matumba Man. Matumba Man, magsasatanic na naman pero Matumba Man. Wait, Queen of Pain mapapablick out. Rolling boulder in. Immersion, pulaan silang lahat dito. Walang buyback intro, lapaalala lang. And nako, Earth Spirit masasilence and he will fall. Buyback din si Miracle. Pero tingnan mo naman yung bahay. Yung bahay parehas ng Gambit. Doon wala na rin eh. Wala na rin tier 4. Walang tier 4. Pero syempre, Crips lang yung nagpo-push dito eh. Free camera mo ha. Tapos ilipat-lipat natin. Wait. Tingnan mo lang. Ayan na. Ayan na, wala na. Na-depth na ng Queen of Pain. Doon sa taas. Hindi na-depth yan, na ng Coop. Ayan na. Ito pa nga. Matumba Man. I-go-go na sa Island Sonic Wave. Matumba Man. Walang buyback. And this might be it. Tiyan mo naman yung bear. Ngangat-kat lang mga kaibigan. Ala na to. GG na para sa Team Liquid. Game 1. Mapupunta sa Gambit. Naku, sayang. Sabog yung audio doon. Sabog yung mic daw. Sayang naman. Sabi ni Eugene, hindi daw. Maganda yung play nung Gambit Esports. Kasi dalawang beses ang din naman namatay. Yung Queen of Pain nila nagtuloy-tuloyan sa items. At nung nakuha ni Immersion yung hex niya, nahirapan na talaga doon yung Team Liquid. Kasi alam nila na si Matumba Man, sure, sobrang bilis niya lang i-kite dito. Pag si FNG, tsaka yung etong Sun King, nagsama silang dalawa, minus 1 agad sila eh. Tapos kailangan nila lagi magkadikit. Yun yung problema sa Team Liquid. Kapag magkadikit sila, ang gagawin lang ni Afterlife, iintayin niya. Papasokin kayo ng Queen of Pain, pa-force niya kayo na gumamit ng BKB. Kapag nag-BKB kayo, namatay man yung isang hero, kahit yung Queen of Pain yung namatay kanina. Gagawin lang ni Afterlife, uy, wala na kayong BKB. Eto na ako, epicenter. Ganun lang yung gagawin. Sabog daw talaga eh. Sabog daw talaga, huge. Ang dami na nagsabi na sabog talaga, oh. Sige, yun lang. Hindi. I-off-all mo na lang muna. After. Pero, okay. Sige, game number 2. Magbabalik kami mga kaibigan. Ayusin lang namin yung mic. Don't go away. We'll be right back. War. Lupon Civil War is a in-house league. Ibig sabihin, yung mga paborito nyong casters, yung paborito nyong personalities, pati yung mga saling kit-kit, maglalaban-laban para sa pride. Limang teams, limang captains. Una, Shook Rangers, Team Sir Mike. Opa Shakers, Team Alec. Solid Pushers, Team Shola. Genius Hunters, Team Eric. At Idol Spirits, Team Axel. Starting May 25,